The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the church was established, everyone who is called into the church receives the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the church. Everything the church achieves and will achieve in the future are the works of God. God governs over His church through His appointed men to administer the church, like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the seven bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the three major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregations of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio Stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms: Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, The Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of The Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy. Formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center, the Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aims to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong.
maraming sagot. Maraming hakahak at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia! Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa, ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating programa, particular sa portion o segment na pinamagatan ang sagot ng Biblia. At nagpapatuloy po tayo sa paanyaya sa ating mga kaibigan, mga taga-subaybay na pwede po kayong lumaho dito po sa ating mga talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe sa mga sumusunod pong phone numbers o mobile phone numbers: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa ating website, mostholychurch.com. Sa ating mga social media platforms ay pwede ho kayong mag-subscribe o sumubaybay via ito ho ngang Meta accounts natin, MHC Media Facebook page at ang Kabanal-Banalan. Ang Kabanal-Banalan yan pong Facebook account. Samantala sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church. As usual, magre-request po tayo na subscribe o like para ho kung merong mga bago tayong episodes o di kayo may mga na-miss out kayo, wala po sa oras nyo, sa man kayo dako na naroon sa mga Filipino, Tagalog speaking na mga kababayan namin sa iba yung dagat at iba ang time zone, pwede nyo kaming balikan via our social media platforms. At sana subaybayan nyo rin yung ating araw-araw na pagtatanghal, blessed day, Monday to Friday po yan, 6 to 6.30 in the morning. And of course, itong portion na ito, tuwing Sunday naman, 4 to 5 in the evening, o in the afternoon, ang sagot ng Biblia via Kiss FM 95.1, The Climb, Sunday 7 to 7.30, Dikhawit naman, yan po'y musical, Sunday 7.30 to 8. And of course, yung ang Kabanal-Banalan natin, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7.30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7.30 in the evening. Ang sagot ng Biblia again, dito sa Estasyon Kiss FM, Saturdays naman, 7 to 8 in the evening. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia, number 688, Lahabago Street, Gagalagin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa pagtatanghal na ito ang ating namahal at kinagigiliwang kapatid, kapatid na Eugel Danilo S. Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. At patuloy niyo kaming binibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod sa paraan po ng inyong mga tanong ay tinutugunan sa pamamagitan ng Biblia. So, konting pabati lang, Dante T.M., Akrilan Naad at Abadilla from Hong Kong, matandang kapatid na Ethiel, Jonathan Dooma, and Melissa Abe Almonicar. Ayan, mga mahaba po yung kanilang sinasabi, salamat po. At maging si Irvin Andrada. Ayan, Adrian Martin, naway pagpalain anya tayo, Aileen Flores mula po sa Japan, Aljun Lusanta, Lita Degala. First question for the day, kapatid na Eugel, with your indulgence. Ano po ba ang reading between the lines sa pagbasa sa Biblia? Reading between the lines. Pagbasa na mula dun sa hindi mababasa mismo yung letra, ano po? Marahil, siguro konsultahin natin ang
definition niya dito sa mga nababasa natin sa internet. Opo. Like ito, US Dictionary, reading between the lines definition, meaning and origin. The idiomatic expression read between the lines is commonly used in English conversations and writings. It suggests the act of understanding the implicit or hidden meaning that is not directly stated or observable. So yeah, ito yung isang kasabihan na pagka narinig natin mga salita ito, reading between the lines, read between the lines, usually gamit po yan sa usaping Ingles, na ang ibig sabihin ay ang pagkaunawa ng tila natatago o implied na mga kahulugan sa isang sentence. Hindi observable, ibig sabihin hindi agad-agad makikita. Pero kaya nga ang tawag doon eh, pag sinabi mong read between the lines, higit sa nakikita ng iyong mata, sa likod nito ay merong ika nga eh, mas makabuluhang definisyon. Kaya ang isang halimbawa po niya na mababasa natin sa Biblia, tingnan natin, marahil yung nagtanong nito ay may napanood na ginamit yung salitang reading between the lines. Ano? At hindi kaila sa atin, mga sumusubaybay dito sa ating programa, hindi ho natin maalis yan sa social media platform kasi yan ho ay siyempre, sa layunin din ng iba to propagate their faith. Yung para maipakilala ang kanilang relihiyon, yun nga lang, at the expense of others. Well, nasa sa kanila po yan. Lamang, dapat sumagot din po tayo. Ha? Hindi sa paraan debate kasi ang nangyari po dyan, tinutukoy po nating noon pa, matagal na ho yan, na na-i-upload na sa YouTube. Eh, isang insidente na kung saan ang panig po natin ay nakausap ang isang grupo o ng pananampalataya kung saan na-involve nga itong idiomatic expression na ito ay reading between the lines. At ininsist nung kabila na dapat nababasa mo, hindi yung kahulugan. Parang kinakahon sa ganung paraan. Hindi natin alam ang layunin, pero kung ang debate nagmimiting maging informative sa tao, yun sana. Kaya lang, ang lumalabas ho kasi kung sino yung talo, kung sino yung nanalo, yun ang gusto nung kabila. Ika nga, kompetensya. Ginawang platform ng isang kompetisyon para lang mamahiya ng tao, para sabihin na siya ang panalo, siya ang bida. Ika nga. Kaya tingnan natin, ano ba ang isang halimbawa ng reading between the lines? Mababasa natin yung mensahe pagkaman hindi natin makikita sa letra, opo, literally. Yan. Okay. Pangalawang kronika, 6:18. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Narito, sa langit. At sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo? Yeah. Ang nagpapahayag po dyan ay ang lingkod ng Diyos na si Solomon na nagtayo ng bahay para sa ating Panginoon. At ipinapaliwanag niya ang isang katotohanan na kung titingnan natin, ang talagang ibig niya sabihin, wala dun sa letra. Opo. Dahil ginamit niya ang paraan ng pagpapaliwanag na patanong, opo, katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? So, kung titingnan natin yung letra, ano ba ibig niya sabihin doon? Ang talagang ibig sabihin, wala dun sa letra. Pero mababasa natin kung ating uunawain. Kaya yun yung tawag na reading between the lines. Kasi katulad yan, halimbawa, fable, pabula, yan ay paglalahad ng istorya gamit ang mga hayop. Ibig sabihin ba yung talagang mga hayop ay marunong magsalita? So gumagamit lang ng karakter para irepresenta ang mga tao. So reading between the lines, yung paggamit ng mga hayop ay paraan ng pagdi-deliver po ng mensahe. So titingnan natin yun din isang paraan ng ika nga, reading between the lines. And this, in this case, mga kaibigan,
we should also read between the lines kung ano yung kahulugan nito. Mm-hmm. Nangyari ho kasi noon, hindi, dapat may nababasa yung kinakahon nga. May mababasa ka ba? Ganon. Mm-hmm. Yun ang hamon. Yun nga sinasabi natin, wala hong kauwiang pakinabang ang taong nakikinig kung ganon natin itatali ang conversation. Hindi ho magiging informative sa tao na nakikinig o nag-oobserba, kundi nauuwi kung sino lang gustong magdeklara na nanalo dahil for the sake of winning a debate. Mm-hmm. Ganon lang, kapatid na usual. Opo, pero kung unawain natin yung talata, hindi talagang tanong ang gustong sabihin ni Solomon, kundi ang gusto niya ipaliwanag ang katotohanan mm-hmm. na ang Diyos ay hindi tatahan sa anumang bagay na ginawa ng tao. Mm-hmm. Kaya dahil sabi nga niya, sa langit, sa lupa, hindi ka magkasya, dito pa kaya sa bahay na aking mm-hmm. itinayo. So yun ang ibig sabihin, mm-hmm. na tatahan ba ang Diyos sa bahay na ginawa ng tao, mm-hmm. nakasama ng tao? Mm-hmm. Yung nga, minsan patanong, mm-hmm. rhetorical, nandun na yung sagot eh. Opo. Kumbaga, given na yung sagot, nandun na, babasahin mo na lang, nasa likod nung mga letra, mga titik na nababasa mo, nandun yung sagot, understood. Na ang sa ibig isang sabihin, tao. Opo. Hindi siya tatahan. Opo. Sa isang taong ibig umunawa, hindi ibig na makipagmagalingan lang, makikita niya yung intensyon nung bumasa ng talatang ito. Mm. Para ipaliwanag na ang realidad, ang katotohanan, ang Diyos ay hindi tumatahan sa estruktura o edipisyong gawa ng tao. At para makatiyak tayo na yun talaga ang mensahe ng salitang yan ni Haring Solomon, mababasa natin yan sa pagtuturo ni Apostol Pablo nung siya'y nangangaral na. Sa aklat ng mga gawa. Yeah. 7:47 hanggang 48. Minention pa rin to yung si Solomon. Opo. Ito, datapwat iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay gaya ng sinabi ng propeta. Yan. So yun talaga yung sinabi ng propeta dun sa salitang katotohanan bang ang Diyos ay tatahan na kasama ng mga tao. Mm-hmm. Ang talagang ibig sabihin niyang ipinaliwanag ni Apostol Pablo, opo, ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng kamay mm-hmm. ng mga tao. Yun ang sinabi, yun ang talagang mensahe. Sino nagpahayag niyan? Si Apostol Pablo. Bakit niya nasabi? Naintindihan niya yung mensahe ni Haring Solomon doon sa kanyang ipinahayag. Mm-hmm. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Opo. So, doon sa mga nakapanood, ito po ang sagot ng Biblia. Hindi po ito sagot lang namin, kundi sagot ng Biblia. Nulit po natin ang intensyon ay for clarity, for the understanding ng mga nakikinig, mga nakasubaybay. Hindi para umani ng palakpak, ng palahaw, ng paghanga ng mga tao. Hmm. Na ang intention nga ay para magdala ng mensahe, para liwanagin, maunawaan ng tao ang turo o ang esensyang espiritu ng nasusulat sa Biblia. So, yun po eh, kung ating uunawain o sasampalatayanan ng mga bagay na yan, yun po talaga ang nasusulat. Ang Diyos ay hindi tumatahan sa bahay na ginawa ng kamay ng tao. Opo. At sana, huwag nyo ipagkamali, kahit ito ay wala sa Biblia. Pero hindi sinasang-ayunan kasi ng Biblia yung ganung pag-uugali. Meron noon yan sa pag-aaral ng behavior ng tao. Ang tawag ho doon ay narcissism. Ang uri ng tao na ganyan, sabi nga, merong konting kondisyon, may disorder ng konti sa diretso natin sa pag-iisip. Kasi ang intention, hindi nga para maghayag ng kung ano yung tama, marapat, kundi upang ipakilala kung gano'n siya kahusay. At ang gagamitin po na paraan ay ang paninirang puri, ang gagamiting paraan po ay ang panghihiya, pang-aalipusta sa kapwa-tao, na ang intention nga ay itago ang tunay na siya. Ika nga, idinadivert yung atensyon sa iba sa sarili niyang nararamdaman sa sitwasyong
gaya nung nangyaring yaon, kapatid na Lucille, nulit ko po, nagtatago, nagkukubli sa ganoong paraan. Ika nga, ganoong imahe. May tinatago po siya na kung ano, kayo na po ang magdagdag ng salita, mga kaibigan. Mm-hmm. For us, ito ho ang sagot ng Biblia dito ho sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ho ang sagot ng Biblia. Ang sagot ng Biblia! Ang kasunod pong katanungan, with your indulgence again, Apo. Kapatid na Yusel, si Maria po ba ang pinaka mapalad sa lahat? Yan po ang paniniwala ng iba at marami po ang ganyang paniniwala. Pero pag sa Biblia po natin ibabase, hindi po totoo na si Maria ang pinakamapalad sa lahat. Mm-hmm. At yan ay mababasa po natin sa sinabing tuwiran ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ito po ang mga talata sa Biblia. Lucas 11 at 27, at nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay nito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Datapot sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." Oh yan, mapalad po si Maria ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin siya ang pinakamapalad sa lahat. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, meron pang mas mapalad kaysa kay Maria. Yan po ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap yung mga napapakinggang aral ng Diyos. So, yun po ang maliwanag na nasusulat sa Biblia. Yun kasing panalangin po yun, patid na usual. So, hindi ho nakompleto yun sa panalangin. Hindi na isama ho yung talata na yan. Ika kay naputol dun lang sa talatang yun na bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, natatangi sa ibang salita. So, lalabas, talagang siya nga ang nangingibabaw sa lahat. Pero kung itutuloy natin yung talata na nakalagay po dyan, lalo mapapalad. So yung nangibabaw dun sa kanyang pagiging mapalad, kasangkapan lamang po kasi siya. Okay. Sisidla lamang po siya ng binhi, ika nga, na naging si Kristo na isinilang na ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagiging mapalad ay ginamit nga lang siya ang kanyang katawan upang dalhin ipagdalang tao, yun talaga nasa Biblia, ipagdalang tao ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, beyond that, mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, mas blessed or blessed. They are more blessed or blessed. Sila ang talagang mapapalad, nakapakinig at ginaganap ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong ipagkamali na hinahamak o minamaliit natin o winawalang halaga ang naging gampanin ni Maria. Katotohanan namang mapalad po siya, pero mali na sabihin pinakamapalad siya sa lahat. So we will be having a short break, kapatid na Yusel. Pakinggan po natin ang tinig ng ating kapatid mula po sa Lipa City, Batangas, si kapatid na Jemuel Manuel Gutierrez. Ang kanyang likawit ay courtesy o lyrics by Brother Asahel Ronnie Manarang and composed by Sister Maningning, si Sister Maricel Abadilla. Pakinggan natin si Brother Jemuel. Kapayapaan po ang sumaating lahat ng mga nanonood sa ating pong programa, Ang Sagot ng Biblia. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jemuel, mula po sa Lipa City, Batangas. Isang pasasalamat ko po sa ating pong Panginoong Diyos na binigyan niya po ako ng pagkakataong makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan ng mga likhawit. Ito po ay mga likhang awit o original songs na binuo sa loob ng Most Holy Church of God in Christ Jesus. At sa diwa ng akin pong unang handog na ipaglilingkod ay patungkol sa mabubuting gawa ng atin pong Panginoon na lubos na nagpapala sa bawat isa sa atin, sa piling ng ating Ama, nagiging malakas at matatag po tayo. At sa unang likhawit na akin pong iahandog, may pamagat na sa piling ng ating Ama,
Ito po ay original composition by Sister Maningning Maricel Abadilla. Ngunit bago po ito, huwag po natin kalilimutang mag-like, share, and subscribe ng atin pong programa, Ang Sagot ng Biblia. Sa piling niya.
ang sagot ng Biblia. Salamat po, kapatid na Jemuel. Pagpalay po kayo dyan. Alaay, kayong diyan sa Batangas. Sana po ay sumaatin lagi ang kapayapaan. Pinabati natin sina Rolly Hoyo, Elvira Barsolaso del Rosario, Ramil Sereno, Marilo de la Cruz, Melchor de la Cruz, Sister Eva Berlis Flores, Roda Santos Lee, si Joy Hermoso Lim. God bless po. Naliwanagan po ako about ika po. Napakaliwanag po ng mga sagot. Malaking tulong po ito, itong programang ito, sa mga karamihang katanungan about religion and salvation. Mula po sa Bagbag, Lipa City. Lapu-Lapu, Cebu. Mm-hmm. Si Sister Joy. Binabati rin natin ng birthday greetings. Itong mga sumusunod nating mga kapatid, baka humakalimutan natin ito. Ang ating matandang kapatid na Rafael, all the way from the United States of America, kapatid na Emmanuel Lopez, kapatid na Nea. Ilang taon na ho ba kami na Nea? Ate ho? 90... Nasa 90s na ho pala siya. 94 yata o 95. Oh. Wow. Full life na ho si Sister Nea. Kapatid na Elijah Eloisa Aguilando, Divine Joy Dazari Babauta, kapatid na Rezaya Nora Belisario, kapatid na Melanie Maan Rebargoso, sa Estados Unidos din po ito. Kapatid na Carl Darren Peralta, happy birthday po sa inyong lahat. Kasunod na katanungan, ito hey, tanong, ano? Kailangan nating sagutin na as much as possible, eh, talagang very respectful po tayo. Catholicism po ba ang relihiyong Kristiyano? Yan ang paniniwala ng marami. Pero siyempre po, ito ay ang sagot ng Biblia. Yung paniniwala na Katolisismo ang siyang relihiyong Kristiyano, hindi po natin mababasa yun sa Biblia. Dahil sa Biblia, meron pong ipinakikilalang mga Kristiyano. Kung sino po yan, basahin na lang po natin. So, talatang ating paglilingkod, aklat ng mga gawa 11 at 26. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong taong sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Oh, yan. Ay maliwanag naman. Ang tinatawag na Kristiyano, yun pong mga naging kasama sa iglesia na kinabibilangan ng mga alagad, ng mga apostol nung una. Yun ang ipinakikilalang Kristiyano sa Biblia. At kung alin pong iglesia yan, na ang naging kasama doon ayon sa nakasulat, yun ang pinamagatang Kristiyano, mababasa rin po natin sa Biblia kung aling iglesia yan. Sa Galacia, Kapitulo 1, Versikulo 22. Yeah. Hindi pa ako nakikilala noon ng mga Kristiyano sa Judea. Oh, yan. Yung iglesia yan, mm-hmm. Di ba? Yung, mm-hmm. yung iglesia yan na sinasabi ni Apostol Pablo, yung nasa Judea, mm-hmm. pagka binasa natin yan sa unang Tesalonica 2.14, alin yung iglesyang yan o Kristiyanong yan na nasa Judea? Ayan. Sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. O yan na, ang maliwanag, di ba? Mm-hmm. Eh klaro ho yan, Judea, Kristiyano, interchangeable, ang tawag, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mm-hmm. Ay, hindi naman siya minamasama natin yung one, kasi yung isang relihiyon. Opo. Kasi syempre, yun yung nakilala, natanghal ngayon, pinakapopular. Opo. At siya nga ang nangungunang norme representa. Ika nga, admittedly, kapatid na Yusel, mm-hmm. Rome representa daw sa mga mananampalatayang Kristiyano. Kristiyano. Mm-hmm. Dahil nga sila ay naniniwala, yung nire-representa ng nasabing relihiyon
eh, naniniwala kay Kristo, kaya Kristiyano. Pero ayon sa Biblia, eh, ni hindi pa nga nababanggit dito yung sa Antioquia, sa Griego po yun, doon nagpasimulan tawagin mga Kristiyano. So sa Greece po yun, kapatid na Yusiel. So wala pang ni mention na ito eh nakararating pa sa Roma. At for the first time, in the ancient city of Greece, sa Antioquia, doon tinawag unang Kristiyano. So may umiiral na. Hindi pa man ito nakatutuntong sa Roma. Sa Roma. Mm-hmm. So yun, isang kaisipan ko sana yun na we should take note, mga kaibigan. Ang mga Kristiyano, hindi po sa Roma nagpasimula. Mm-hmm. Ano po? Nagsimula po yan sa Judea. Opo. Nakarating sa Antioquia. Nung makarating sa Antioquia, doon sila pinamagat ng Kristiyano. Mm-hmm. Kaya, eh, alam naman natin kung ano yung nagsimula sa Roma, eh, hindi po yun ang pinamagatang Kristiyano sa Biblia. So, bagaman nakilala halo sa buong mundo na sila yung sinasabing Kristiyano, pero sa Biblia po, hindi sila ang tinutukoy. Hindi po ito para saktan ng kalooban ng sinuman, kundi para lang po malaman nyo ang sagot ng Biblia. Ang sagot ng Biblia! So, next question ho, kapatid na Yusiel. Ayan, magpa-flash sa ating screen. Bakit dapat tayong sumampalataya sa Diyos? Eh, mahalaga po yan na tayo ay sumampalataya, kumilala sa Diyos. Ang dahilan, eh, ipinaliwanag po yan sa awit, Kapitulo 100, versikulo 3. Passage po, verse, chapter 103. Kilalani ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Oh, yan eh napakalinaw naman. Eh bakit hindi mo sasampalatayanan ang Diyos? Eh siya po ang lumalang sa atin at tayo sa kanya. Kaya masamang ugali, kaisipan na ang isang tao eh hindi sumampalataya sa Diyos. Maliban, eh kung di siya naniniwalang nilalang siya ng Diyos. Mm-hmm. Baka ang kanyang paniniwala, eh siya parang kabuting sumulpot lang sa lupa. Opo. At walang Diyos na lumikha sa kanya. Mm-hmm. Eh hindi nga niya sasampalatayanan ang Diyos. Mm-hmm. Pero kung ang tao ay sumasampalataya na may lumikha sa kanya, eh kung meron po siyang dapat sampalatayanan, walang iba kundi ang Diyos. So hindi yung nagbabangga ho yung reliyon, ang turo ng Biblia sa siyensya. Kasi ang siyensya naman, naglalabas lang naman ng theories, hindi pa talaga napagtitibay. Although nabubuo sa tao na mukhang plausible, mukhang makatotohanan, pero hindi pa nga nila 100% with certainty, sinasabi na totoo yung kanilang teorya. Mm-hmm. Pero ito yung sigurado. Opo. Kasi kung titingnan natin yung creation, eh, sasabihin ng iba, eh, may pinagmulan yan, single cell. Sabi nyo, oh, kabuti. Singaw, o kaya fungus lang tayo na, yun ho kasi kabuti. Fungus. Na parang lumitaw na lang na ganun. Eh, syempre, anything na nagkaroon ng pag-iral, eh, may gumawa po yan. Hindi po yan basta umiral na lang. Mm-hmm. Oh, nagkaroon, came into being on their own. Oh, eh kung totoo yun, kapatid na Yusiel, yung halaman, ba yung mas makapangyarihan pa sa tao yun, bigla na lang umusbong on its own. Ibig sabihin usin yan, may gumawa, may lumikha. Kaya natin, kaya tayo dapat sumampalataya na may Diyos kasi tayo nila lang, the very existence of man, tayo. Oh, eh kita nyo, pagiging perpekto ng pagkakagawa sa atin. Mm-hmm. Sabihin, may nagdisenyo, may gumawa niyan. Opo. May Diyos na gumawa. Kaya tungkulin po natin yan, pananagutan natin. At masamang kalagayan po sa harap ng Diyos. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos, ang hindi kumikilala sa Diyos. Yan eh sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na may masamang kahihinatnan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Dahil pag hindi mo kinikilala ang Diyos, gaya ng hindi mo kinikilala ang nilikha ka ng Diyos. Pag hindi mo siya kinilala, ang kalagayan mo, basahin natin ang sinasabi
ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Pangalawang Tesalonica, 1:8 hanggang 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Oh, di ba, kapatid na Gabriel? Eh, klaro. Hindi sa tayo nananakot, syempre. Mm-hmm. Hindi ho actually choice yan. Oh, mga kaibigan, kasi given ho yan eh. Hmm? Kahit na anong paliwanag nga natin ng siyensya nga, ng tao. Opo. Hindi nga kinukontra niya. Actually, science validates the existence of God. Hindi ho natin kalaban ng siyensya. Ang hagam, siyensya'y nagsasabi na may umiiral na Diyos. At ang kapinsalaan po niyan, gaya ng nabasa po natin, kapapahamak po ng tao. Opo. Pagka hindi siya nanampalataya, may Diyos na umiiral. Opo. Kaya sana po, pumukaw ito sa ating isip, sa ating kalooban, at sumampalataya tayo, kumilala tayo sa Diyos dahil siya ang lumalang, siya ang lumikha sa atin, at dapat po natin siyang kilalanin na pinatutunayan sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Pakinggan natin muli si Brother Jemuel sa kanyang pangalawang awitin. Ang awitin ito ay sa panulat ni Brother Ebe Asap, Rodolfo Bernabe Jr., and music courtesy of Brother Rafa Rodel Garabiles. Pakinggan natin si kapatid na Jemuel. Muli po ay kapayapaan po ang sumaating lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa amin pong programang Ang Sagot ng Biblia. Ano mang sitwasyon po ng atin pong mga pamumuhay sa mundong ito, kasama po natin ang Diyos. Andyan siya upang ingatan, alalayan, at gabayan po tayo sa lahat po ng ating pong mga lakad o paglalakbay. Kailan naman hindi niya po tayo iiwan, ni pababayaan man. At sa liwat ng aking pong awit, inihikayat po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa piling ng Diyos, doon po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng ating pong mga kalooban. At ang pamagat po ng aking handog, Sa Piling Mo, composition po ito ni Brother Ebiasap, Rodolfo Bernabe Jr., and music by Brother Rafa Rodel Garabiles. And don't forget to subscribe, like, and share ng ating pong programang Ang Sagot ng Biblia. Sa tabi lang kita, kasama ka sa lungkot at ligaya. Maging aba at sala ay hindi naranasan. Sa siping mo, totoong mayaman. Minsan iniwan kita at sinunod ang sariling nasa. Sa piling ng iba, mayroon ding likaya, ngunit hindi mapanghahawakan. Inay, sa piling mo lamang mabubuhay at mamamatay. Sa tahanan mo, kung saan inihintay pagbabalik ng anak mo, minamahal. Namulat ako, nasa tabi lang kita.
kasama ka sa lungkot at ligaya, maging aba at sala ay hindi naranasan. Sa siping mo, totoong mayaman. Minsan iniwan kita at sinunod ang sariling nasa. Sa piling ng iba, mayroon ding ligaya, ngunit hindi mapanghahawakan. Inay, sa piling mo lamang mabubuhay at mamamatay. Sa tahanan mo saan inihintay pagbabalik ng anak mo minamahal. Inay, sa piling mo lamang mabubuhay at mamamatay. Sa tahanan mo kung saan inihintay pagbabalik ng anak mong minamahal. Inay, sa piling mo lamang mabubuhay at mamamatay. Sa tahanan mo kung saan hinihintay pagbabalik ng anak mo minamahal. Sa piling mo lamang. Sapat na batayan ba ang pagpapalayas ng masamang espiritu ng pagiging sa Diyos? Patitiyak po natin na mula sa Biblia, hindi po. Dahil hindi po lahat ng nakagagawa o gumagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu ay sa Diyos na. At yan ay matitiyak natin. Basahin po natin sa Biblia. Marcos 9:38. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ayan, hindi nila kasama. Hindi kasama ng ating Panginoon. Pero nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya alam ng mga apostol, hindi sa Diyos yun, binawalan nila. Kaya diyan po makikita natin na hindi dahil nakapagpapalayas ng demonyo, ng masamang espiritu, sasabihin natin sa Diyos na yon. Hindi po gayon. Kaya hindi po sapat na batayan na ang isang tao, isang mangangaral, nagpapalayas ng masamang espiritu, sa Diyos na siya. At ang isang katunayan pa, sinabi ng ating Panginoon. Basahin natin. 7:22 hanggang 23. Mateo, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23. At kung magkagay ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yun. Ang dahilan, ipinaliwanag ng Panginoon. Nagpapalayas nga sila ng masamang espiritu, pero dahil hindi sila kasama ng Panginoon, ang ginagawa nila, kahit pa nasaan yung nakabubuti sa tao, opo, katampalasanan po yun sa harap ng Diyos at hindi po
kinikilala ng ating Panginoong Kristo Jesus na mabuti yung kanilang ginagawa sa halip katampalasanan. Eh, ngayon sa modernong mundo natin, kapatid na Yusel, uso pa rin ho yan. Para ho bigyang kredibilidad ang kanilang pananampalataya, nagpapakita sila ng ganyang kapangyarihan, nagpapagaling, umano'y nagpapalayas ng demonyo. At maraming naniniwala. May mga eksena na parang dayo lang talaga, pumunta lang doon sa pagtitipon, tapos bigla na lang hahawa ka lang ng konti, o kaya eh medyo itutulak lang ng konti, tumutumba, at nakararamdam daw ng ikangay kaginhawahan. Pero ito eh, maraming beses na challenge ng mga maraming mga denominasyon na kung susuriin natin, eh may karamihan, hindi natin nila lahat, eh karamihan eh fraud, fake. Hindi ho totoo na gumagawa ng mga kababalaghan, kasi yung iba scripted, staged. O kaya yung iba naman, kung sila man ay hinihimatay, alam nyo ho, kahit sa siyensya, sa medisina, may sinasabi ho, the power of suggestion. Pagka ikaw ay mababang yung pagtingin sa sarili, nangangailangan ka, yung pag-asa mo ay mababa, nangangailangan ka ng jolt, kuryente, para ikaw ay magising. Yun yung sitwasyon na kung saan ang tao ay madaling makumbinsi. Very prone, open siya sa suggestion. Eh, itong mga tao ito, very charismatic po sila. May mga props po yan, may mga sound effects, may mga theatrical lighting effects, mga kaibigan. Eh, siyempre, yung tao na gustong maniwala, ganun yun yung sitwasyon niya. Ibig niyang maniwala, niyang gumaling. Eh, konting kanti lang sa kanya, parang nakararamdam siya ng espiritong ng pagiging sa Diyos. Ang sabi ho ng Biblia, babala. Kahit nagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, araw-araw nalalapastangan yung pangalan na yan. Opo. Sa totoo lang. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kilala niya in the sense, pero hindi niya kinikilala na silangay sa Diyos. Opo. At kung bakit hindi po sila kinikilala, bagaman ang ginagamit nilang pangalan para magpalayas ng masamang espiritu ay ang pangalan ng Panginoon, ipinaliwanag po yan sa Biblia, 139:20 ng awit. Awit, sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Yan. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman kasi ibang pangalan ang gagamitin nila. Siyempre. In the name of Jesus. Yan ang kanilang ginagamit. Makapangyarihan talagang pangalan yon. Pero ginagamit lang nila. Pero sa katotohanan, sila'y kaaway ng Diyos. Kaya dahil sila'y kaaway ng Diyos, nakapagpapalayas man sila ng masamang espiritu, nananatili ang gawa nila hindi kinikilala, kundi walang kabuluhan at sa harap ng Diyos ay katampalasanan. Kaya huwag po kayong kaagad de padadala pag nakita nyong nakapagpapagaling, nakapagpapalayas, kahit patutong nakapagpapalayas, hindi po batayan yon para sabihin nyong sila'y sa Diyos. Dahil kahit ang kaaway ng Diyos, pangalan po ng Diyos ang ginagamit para makapandaya at makagawa ng katampalasanan sa harap ng Diyos. Ang sagot ng Biblia! So, ilang pabati po muli? Melchor de la Cruz from Peñaranda, Nueva Ecija, Lea Fernandez Ablania, Arnold Apellanes de Chavez, Joseph Baldezar, Lorna Carrion, Renato Sindayan Nadado. Aha, sumusubaybay, patuloy yung kabayan. Nanonood kami ngayon at naghahanap ng kaliwanagan. Shalom din po mula kay Arandoke Dioma from Cordova City, Cebu. Salamat po. Next question po, mga kaibigan. Bakit ipinapangaral ninyo na kabanal-banalan ng iglesia? Very good question. Biblia po ang magpapaliwanag para maintindihan natin
Bakit po hindi kami nangingiming sabihin, ipangaral na ang iglesia po na pag-aari ng Diyos ay kabanal-banalan. Mababasa po natin sa Levitico 27:28. Please take note, oh. Ito napaka-importanteng bagay. Gayun may walang bagay na itinalaga, na itatalaga nino man sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid, na kanyang pag-aari ay maipagbibili o matutubos bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Oh, yan ang paliwanag. Bakit kabanal-banalan ang anumang bagay? Pagka itinalaga. Lahat ng bagay, bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Tatandaan po ninyo, ang itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Yun bang iglesia na sa Panginoon itinalaga? Eh, basahin po natin sa paliwanag ni Apostol Pablo sa Epeso, Kapitulo 5, versikulo 26 hanggang 27 ng Tagalog Popular Version. Opo, magandang balita, Biblia. 5:26 hanggang 27. Upang ang iglesia'y italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. O yan, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos. So itinalaga ang iglesia. Kaya dahil itinalaga ang iglesia, eh maliwanag ang bilin. Ang anumang itinalaga, kabanal-banalan. Ang tinutukoy po ditong iglesia, eh hindi ang lahat ng iglesia, kundi yung iglesia na sinasabi ng Biblia na sa Diyos. Ngayon, halimbawa, yung ibang iglesia, hindi ipinakikilala ng kabanal-banalan, nasa kanila yon. Pero ang tinitiyak po ng Biblia at namin, pag sa Diyos na iglesia, kabanal-banalan. Kaya po hindi magiging pagkukulang po namin pagka hindi namin ipinakilalang kabanal-banalan ito dahil itinalaga sa Diyos ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Eh si San Pablo po nagsalita niya. Eh alin ang tinutukoy niyang iglesya na kabanal-banalan? Basahin natin. Sa unang Tesalonica 2:14. Balikan natin talata kanina, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesya ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. O yan po yung tinutukoy niya. Mm-hmm. Kaya klaro po yan, ho? Kaya namin tinuturo, walang patumanggang pagtuturo, walang pangihimi, itinatanghal, pinapakilala. Minsan nga, simply, we introduce the church as kabanal-banalan, the most holy. Eh kasi nga, yung iglesia ay kabanal-banalan. Opo. Kaya salamat sa Diyos at binigyan niyo kami ng chance para ito'y maipahayag muli at maipaliwanag. Sa Diyos po ito, itinalaga ito sa Diyos, kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nawa po ay masampalatayan ninyo ito at ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang pagkaunawa, pagsampalataya sa katotohanan yan. Sa bahaging ito ng ating programa ay mag-uukol tayo ng panalangin ng pagpapasalamat at pagtatagubilin sa Diyos, pagtugon sa kahilingan ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid tulad ni kapatid na Jesaya sa nakatapos na mga operasyon. Pinagtatagubilin din yung kanyang anak na ilang araw nang stranded doon sa Dubai ba yan? Sa Dubai, oh, mm-hmm. Pero nung freak na storm. Opo. Ay, kakaiba kasi hindi ko dinadalaw talaga ng ganun eh, yung lugar niya. At maging kayo po na aming mga taga-subaybay na dumadaan sa iba't ibang mga sitwasyon, kalaki po kayo sa aming panalangin, bagaman hindi nyo po naipahayag o naipaabot sa amin ang inyong kahilingan, kalaki po kayo sa panalangin ito, kaya tayo po'y dumulog, manalangin tayo sa ating Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Panginoon naming Diyos, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Alam naming
Ikaw ang gumabay sa amin upang maipahayag ang iyong katotohanan, ang iyong mga banal na kalooban. Loobin mo po na ito'y naging pagpapala sa lahat ng sumabaybay sa amin, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, na nagnanasang maunawa ang lubos ang iyong mga katotohanan. Alam po namin, pinakananasa mong magpakilalang lubos sa lahat ng iyong mga nilalang. Loobin mo po, ang programang ito ay nakatutulong sa kanilang mabuti upang sa takdang panahon, maakay namin sila na makasama sa tapat at matwid na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Gabayan mo lamang sila sa pamumuhay sa mundong ito, lalo na po ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan na dumadaan sa mga pagsubok, sa mga pagtataglay ng iba't ibang mga karamdaman, mga suliranin. Palakasin mo po ang kanilang mga kalooban. Patatagin mo ang kanilang pagtitiwala sa iyo na kailanman ay hindi mo sila pababayaan. Pagpadamahan mo po sila ng iyong pag-ibig na hindi nagkukulang sa ganito maging paraan ito para lalo nilang luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Sumasampalataya din kami na patuloy mong gagabayan ang pangasiwaan ng iyong kabanal-banalang iglesia. Ang aming matandang pangkalahatan, tutulungan mo siya sa kanyang nasaing patuloy na maipalaganap ang iyong pagmamahal sa buong sanlibutan sa ganitong paraan, lalo pang luwawak ang nasasakupan ng iyong kaharian. Nananalig kami, nakikinig ka sa aming paglapit. Pinagpapala mo po kaming lahat, lalo na ang mga sumusubaybay sa amin. Idinadalangin po namin ito sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Muli po namin kayo inaaya sa susunod pong linggo, Saturdays, Sundays, and also every day yung mga na-announce ko pong mga schedules natin. Sa dalawang istasyon po, DWBL tuwing Sunday sa AM band, samantala tuwing Saturday naman ay sa KISS FM 95.1. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid, kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.